Nashock ka din ba? Or baka masaya ka sa pagsali ni Miss Earth 2016 Catherine Espin from Ecuador sa Miss Universe Ecuador 2024. Ito talaga yung proof from her Instagram account, Kath Espin, na ipinapakita niya sa kanyang story na sumasabak na nga siya sa Miss Universe Ecuador 2024. So, nakaswimsuit siya dyan and marami talaga ang nabulaga, no? Marami din ang nagulat. Pero, yung mga fans niya, marami din ang masaya para sa kanyang decision. It's because it's for her happiness, diba? Pag-usapan natin ang basic information about Catherine Espin. So, alam naman natin na she is the second Ecuadorian candidate who won Miss Earth 2026. Yung isa was last 2011. So, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Tapos, aside from being an international title holder, she is also a practicing lawyer. Ayan, so lawyer si Catherine Espin. Tapos, fluent din siya sa English. Kaya, alam mo yun, magaling siya sumagot. Hindi siya nahihirapan na i-express yung sarili niya, opinions niya in English language. Tapos, ang isa pa dyan, she is already married, no? Pamilyado na si Catherine Espin, tapos meron na siyang anak. So, definitely, she is breaking barriers, no? I should say, dahil yung mga credentials niya, parang yun yung isa sa mga dahilan kung bakit sinusubaybayan siya ng mga pageant fans nowadays, lalo na at sumabak talaga siya sa Miss Universe Ecuador 2024. Before anything else, follow me sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Ayan guys. Pero eto yung question. Bawal ba sumali ang mga winners sa Miss Earth sa ibang international pageants such as from Miss Earth to Miss Universe, Miss Earth to Miss World, Miss Earth to Miss International? So, para sa akin, I think wala kasing rules pa, no, ang Miss Earth organization na ipinagbabawal yung mga previous queens or yung mga present winners na sumali sa mga ibang international competition. Pero I believe yung supranational, no, Miss Supranational, naglabas na sila ng bagong policy na sa mga future winners, hindi na sila pwedeng sumali sa mga ibang international competition. After sumali ni Miss Universe Thailand, Antonia Porcil, sa Miss Universe 2023 where she placed as first runner-up. So, I'm not sure kung maglalabas ng statement ang Miss Earth organization anytime soon, pero hindi na ako masasurprise kapag susundin nila yung yapak ng Miss Supranational na pagbabawalan na nila na sumali sa ibang international pageants yung mga susunod ng winners from this year onwards, mga ganon. Ganon din ang Miss Universe, no? I think walang policy ang Miss Universe na yung isa sa mga criterias or qualification is that no winners from other international pageants, mga ganon. Pero hindi rin ako masusurprise kapag maglalabas ng bagong policy ang Miss Universe organization tungkol sa pag-apply o kaya pagsali ng mga winners na ng mga ibang international beauty pageant competitions such as Miss World, Miss Earth, ayan, Miss Supranational, yung mga ganyan na mga pageants, no? So, abangan na lang natin in the future. Pero, merong isang prominent candidate way back 2004 na crossover from Miss Universe. Tapos, sumali siya sa Miss Earth and no other than Miss Paraguay, Yana Gonzalez. Ayan, kung nare-remember nyo siya, yung mga pageant fans out there, ayan siya, from Miss Universe to Miss Earth. So, nung sumali siya sa Miss Universe, ayan, she is one of the best faces sa competition na yan, kung saan nanalo ang Australia, USA, ang first runner-up, no? Tapos, if I'm not mistaken, Puerto Rico ata yung second runner-up. And then third runner-up si Yana Gonzalez from Paraguay. Tapos, nung sumali siya sa Miss Earth, given na nag-third runner-up na siya sa Miss Universe, siya ang isa sa mga pinaka-heavy favorites. Kaya lang, dun sa Q&A, final Q&A sa top 4 ng Miss Earth, medyo marami ang parang nasayangan, no, sa sagot niya. Kasi mukhang hindi niya na-express yung gusto niyang i-express
Kaya ayan, Miss Earth Fire yung placement niya, which is not bad, no? Kasi ang hirap talaga makapag-place kapag sumasali ka sa isang international competition. Ito na yung criticism towards kay Catherine Espin. Marami kasi ang nagsasabi na nasa kanya na ang lahat. Nanalo na siya, tapos lawyer na siya, pamilyado na siya, may anak na siya, tapos she is living sa isang komportableng buhay. However, marami pa rin ang nagtataka bakit hindi pa niya na-fulfill yung gusto niyang i-fulfill sa buhay. So, ibig sabihin ba, hindi siya kontento kung anong meron siya at naghahangad pa ng parang iba pang gusto niyang gawing i-aim or to prove herself, no, by joining Miss Universe Ecuador and eventually, baka nga, Miss Universe Ecuador 2024. So, marami kang mababasa ng mga comments doon sa comment section ng mga post about her o kaya yung mga captions ng post about her ng different pageant blogs, mga different yung mga groups, pageant groups o kaya yung mga ibang pageant bloggers. Although hindi naman natin may maiaalis na may sumusuporta talaga sa kanya. They are very happy sa kanyang decision kasi basta ang importante, wala siyang tinatapakang iba. Pero yun nga lang, marami ang nagwa-wonder, bakit ano pa ba ang kulang sa kanya? So yun yung main question. So every post niya, mababasa mo, may mga positive, pero meron ding mga negative, lalo na sa kanyang Instagram account. So i-try nyo lang i-search dun sa mga comment section. Ayan, nagkahalong positive and negative na mga energy ang mapifeel mo sa comment section. Tsaka, parang may nababasa din ako na mukhang nagulat ang Miss Earth organization na merong past queen nanalo ng Miss Earth way back 2016 na sasabak sa isa pang international competition. So, yung mga sumali na runners-up o kaya nag-place sa Miss Earth na hindi nanalo, wala naman tayong napabalitang parang restrictions, no? Pero, nakakagulat lang ngayon kasi mga winners na ang sumasali sa mga ibang international competition. And hindi na ako masasurprise kung maglalabas talaga ng statement ang Miss Earth Organization at iba pang mga international pageant organization. Lalo na kapag may bagong restriction. And in my own opinion, my reaction sa pagsali ni Catherine Espin, I think let us just support her kasi wala naman siyang nilalabag na batas. Wala pa namang restriction na nai-a-announce. So, go with the flow lang. Kasi for as long as wala siyang tinatapakang ibang tao, then she is free kung ano man yung gusto niyang gawin. Basta ang importante, wala pang policy restricting previous pageant queens na nanalo sa isang international beauty pageants na baka hindi na pwedeng sumali sa mga national pageants bago i-represent yung countries nila. So, I think for as long as wala pang announcement, go lang ng go. And I think, hindi lang si Catherine Espin ang sasabak, kundi mga malay natin, may mga winner sa Miss Globe, winner sa Miss International, winner sa Miss World na sasabak sa kanilang national pageants for Miss Universe. So, hindi na yung surprising para sa akin, lalo na at medyo nag-open na talaga ang Miss Universe organization sa kanilang mga policies. No? So, abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata. So that's it guys. I hope na nagustuhan nyo itong vlog na to. And for more pageant vlogs, alam nyo nang gagawin. You can follow me or subscribe kasi malaking tulong din yan para sa akin as a content creator. So that's it guys. Thank you and have a wonderful day.